isa na namang 1990s Pinay Bold Star ang tampok natin sa kwentong Sikat TV. Isa ito sa mga Pinay na gustong-gusto ng mga madlang kalalakihan noon. Dahil sa marami siyang mga nagawang sexy na mga pelikula, ilan nga sa mga nagawa niya dito ay ang mga daring na eksena. Ating kilalanin ang maiksing kwento ng kanyang naging buhay. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hilig mo ang mga ganitong klaseng mga video ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko pang mga video. Kaya simulan na natin. Si Ines Binerasyon ay isang tanyag na aktres na kilala sa kanyang iba't ibang papel sa mga serye sa TV at pelikula. Siya ay mula sa Pilipinas at naitampok sa maraming pelikula noon. Ilan nga sa naging pelikula niya ay sa Paraiso ni Efren, Zelda 14, Mga Babaeng Makasalanan at Kamandag. Ang kanyang tunay na pangalan ay Cheryl Del Rosario. Ngunit binago niya ito bilang Ines Binerasyon. Ang dahilan sa likod dito ay isang misteryoso pa rin na hindi natin alam. Buntis ang aktres na si Ines sa kanyang pangalawang anak. Isiniwalat niya ito sa social media, ang Instagram, upang maipublish ang balita. Doon ay nilabas niya ang mga larawan ng kanyang unang photoshoot ng kanyang maternity. Subalit ang mga kagustuhan ng IMDb at iba't ibang mga online na artikulo at magazine ay sumaklaw sa kanyang talambuhay, pati na rin ang kanyang personal na buhay. Si Ines ay inaasahang mga anak sa Agosto. Ibinahagi niya ang kanyang haluhalong damdamin sa isang pakikipanayam at mapakumbabang at humihingi ng kaunting panalangin para sa kanyang ligtas na panganak. Si Ines Binerasyon ay may nakarelasyong non-showbiz partner. Nalaman ito mula sa kanyang mga nakaraang pag-update sa kanyang social media. Ngunit sa kasalukuyan ay hindi natin alam kung siya ay may asawa na, ang tungkol sa lihim ng kanyang asawa o kapareha. Dagdag dito, hindi rin niya isinawalat kung sino ang ama ng kanyang pangalawang anak. Ang kanyang unang anak na babae, si Princess Kayla Del Rosario, ay sinilang mula sa dati niyang relasyon. Higit pa rito, wala siyang nailahad na anuman tungkol sa mga miyembro ng kanyang pamilya at magulang. Si Ines ay sa kasalukuyan ay 40 years old. Ipinanganak siya noong taong 1981, ngunit hindi niya nailahad ang kanyang tunay na petsa ng kapanganakan at lugar ng kapanganakan. Alam lamang natin na siya ay nagmula sa Pilipinas at isang nasyonalidad na Pilipino. Siya ay nakilala sa entertainment industry ng mahabang panahon at maari nakaipon ng napakaraming pera sa pamamagitan ng mga pelikulang kanyang ginampanan. At umabot ito ng milyon-milyong halaga. At iyan ang maiksing kwento na naging buhay ni Ines Binerasyon. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat! Flashback. Living legend. Kasi ang dami ng mga naging hits. Ano ba ang single ni Sir Renz? May bago akong single. Ito po eh. Ano ah? 20 years na kaming hindi magkasama ni Boss Sunny Ila. Si Boss Sunny. Natatandaan niyo pa ba si Renz Verano? Isa siyang napakahusay na mga awit noong dekada 90. Ilan nga dito ang mga sumikat na kinanta niya ay ang Remember Me, Lorena at marami pang iba. Ating balikan ang kwento ng kanyang naging buhay. Kung hilig mo ang mga ganitong kwento at kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa kwento at kaalaman na kagaya nito.
Kaya simulan na natin. At iyan ang maiksing kwento kay Renz Perano. Kung nagustuhan ang aking video, ay huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads. Salamat!